Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. After ng napakagandang panalo ni Mike Plania doon sa Amerika, ha? Maraming mga fan na nagtatanong, sino ba yung sunod na lalaban ng Filipino? Yan ang pag-uusapan natin. Handa na ba kayo? Are you ready? Here comes the boom! Boom! Pow! Okay, ito pong balita na ito, medyo tentative pa. But I would like to give you this news in advance kasi sigurado namang magkakalaban sila. At nakita ko na yung poster. I'm gonna show you the poster. This fight is gonna happen July 17 and it's gonna happen in Florida. Again, it could happen kung ma-approve po. Bad news muna ako, ha. Binalita ko kasi doon sa podcast ko na lalaban po si John Liudato, isa pong undefeated na boxer na nasa California. At kaka-message ko lang sa kanya, hindi matutuloy yung laban dahil hindi na-aprobahan ng California State. Which means, I'm not entirely sure kung ma-aprobahan ba ng Florida State itong pa-boxing na ito. But the good news is, it could be approved kasi alam ko yung UFC doon nagpa-event at saka yung NBA doon din eh. So, malaki yung potensyal. Sino-sino ba yung mga lalaban dito? Okay. So, tatlo pa pong Pilipinong lalaban at isa dito inaabang-abangan nyo, ha? Ito na, ready na kayo? Reymart Grande Gaballo, undefeated boxer, 23-0. The assassin, ang mga kalaban niya po ay hindi ko pa ma-mention kung sino, although may nakalagay na po sa box rec, pero sinabi sa akin ng manager na baka hindi daw siya yung mga kalaban. But if ever, yun yung mga kalaban niya, nakalagay dito sa Sylvester Ajtai, this could be an activity fight. So don't expect anything big like what happened in Las Vegas with Mike Plania. That was top rank event. This one will be promoted by MNR Boxing Promotion. Laura Ching is the name of the promoter. And of course, Reymart Grande Gaballo will be one of the fighters. And of course, kasama niya po si John Vincent Moralde, na ang mga kalaban, ang nakasulat po sa box rec is David Berna. Itong David Berna, hindi rin gagandahan yung record. It's gonna be an activity fight. Alam niyo na, mahirap na yung ano. Kumbaga, biglaan. Yung kay Plania, inoferan siya ng top rank, he has to take it. So this one is, I think, kumbaga, sa kanilang promotion nito doon. Isa pang Pilipino po na nalaban po dyan ay si Jameson Bacon, 23 wins, 4 losses. And ito, wala pang nakasulat kung sino yung mga kalaban niya. But we should all be excited because ena, July 17, meron na naman Pilipino tayong aabangan. Ito, inaabangan ko rin itong si Jameson Bacon. Yan, sabi sa akin, dating ala ito. May last loss siya, ha? Yung huling talo niya, November sa Australia. But again, that's it. Three Filipinos scheduled to fight. Please bear in mind na anything could still change. But let's all pray that it push through. Para kumita naman ng mga boksingero natin. And then of course, yung kay John Liudato, siguradong ano na, cancel na. Okay, at may mga siguro sa isang araw, baka mabanggit ko rin sina Eugene Lagos at saka si Jonel Dapidra, nasa Las Vegas na yung mga yan. Eh. So malamang magkakalaban din yan anytime soon. Okay? So kung gusto niyo ng mga ganitong balita, mga insider news, mga advanced news, ha? Pero at least may insight tayo rekta. Okay? Pausunod Powcast Sports, i-subscribe mo na yan, pare. Okay? And then comment. Comment kayo. Good luck nyo naman si Reymart. Okay, salamat po. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.